The province of Quezon now under a state of calamity due to Paeng. The storm caused 5 deaths in the province, which is still reeling from the onslaught of a super typhoon last September. In the coastal town of Mulanay, Paeng destroyed over 1,000 houses and hectares of farmland. Masakit po yung mga banana farmers po namin. Umabot po sila ng 3,314 po ang farmers ang affected. Napakalaki po ang damage po sa amin. Umabot po siya ng 254 million po ang damage po sa produkto po ng banana. Mga palayan po, umabot po ng 19 million yung coconut saman po. 53 million po. Meanwhile, the province of Aklan has been under a state of calamity since Friday. Governor Joy Miraflores says the early declaration allowed them to provide enough food for evacuees. But with only 15 million pesos left in their calamity funds, he says they can no longer afford to give aid to storm-hit farmers. Damage po talaga is sa rice, corn products, and of course, no, yung mga swine, poultry, and kahit po yung mga carabaos, baka, ganun. At sa ngayon, yun talaga po yung kailangan namin na mabigyan po ng tulong, especially sa mga rice farmers na hindi pa sila umaani and nabahaan na po yung mga produkto nila. We're expecting na yung Department of Agriculture will help us on this. Damage to agriculture and infrastructure in Aklan is pegged at 120 million pesos. The storm also left 7 people dead in the province. Victims of landslides in Maguindanao del Norte buried in mass graves. The hardest hit area was Cusiong Village in the town of Dato Odin, Sinsuat, where 25 bodies were retrieved while 5 others remain missing. A total of 53 people died in the province. Tumba niya, ma'am, diretso dala ang bahay namin ng Agus. Doon ako nakasama. Buti gani kay nakalabas ako doon sa haloblan. Sabi ko, wala na. Wala ito, no choice na talaga. Hawak ka lang, sabi ko, walang iwanan, sabi ko. Kahit anong mangyari, sabay-sabay tayo. Tapos naghahingi ako ng kuwan na, Lord, huwag mo kami pabayaan. Kasi ganit, kuwan, ang pamilya ko, Lord, bala na kahit na ako lang yung mawala, huwag lang sila. Thousands of families have been displaced and are staying in evacuation centers and makeshift tents as they await further assistance. But sending aid is a challenge with several bridges in Maguindanao damaged by floods. Dapat ayusin ito na maayos kasi kawawa naman yung mga tao dito sa parang. Nasaan yung budget natin? Saan nilagay? Meron naman tayong ginagawang detour. This is also 40 minutes from here to papunta rin sa parang. So madali na ito. As of now, kasi approach lang yan, pinagtutulungan na paano natin mapayos. At least 3 municipalities in Cagayan Province now underwater. According to the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, in Tuguegarao City alone, 49 villages or about 70% of the city are inundated. 8,000 families are now in evacuation centers. Kami talaga yung tagasalo ng lahat ng mga tubig dito sa Region 2. Oh. Yung mga tubig na ibinagsak ni Paeng sa mga upstream provinces namin like Biscaya, Quirino, and Isabela. Ngayon namin nararamdaman dito. In fact, ang aming Buntun water level ngayon ay nasa critical level siya, 12 meters. Nasa 12 meters kami sa Buntun. Ang ibig sabihin po ng 12 meters, tatlong municipality ang apektado. Hindi madaanan ng mga light vehicles ngayon yung Maharlika Highway. Power distributor Meralco hoping to re-energize all areas affected by Paeng by today. The company says from around 4 million, the number of customers still without power is now down to 17,000. The National Grid Corporation also says power transmission operations in Luzon are back to normal.
Interior Secretary Benhur Abalos insists government did all it could to prepare for Paeng's onslaught. This after President Marcos expressed disappointment and sought an explanation from officials following the high number of casualties in Maguindanao. But Abalos points out the Bangsamoro Autonomous Region has its own structure of governance. You must remember na ang Barmay parang bago silang bata pa yan eh. Tsaka sa totoo lang, kung titignan mo yung track ng bagyo, talaga ang pasok eh dito sa may Quezon eh. Itong nangyari, ito ay kakaiba itong bagyo to. Why the coverage? No? Mas yung sa sheer, ibig sabihin na sa gilid, na ito lang yung tumama ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pero alam mo, ang bawat bagyo, hindi mo talaga mapipilita 100% kano kadaming tubig ang iba.